Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, gusto ko munang batiin si Hazel, Cynthia, Rizaly, and Brenkirs. Hello po sa bawat isa sa inyo. Maging sa ngayon po nakasama natin, no? Sa Daily Devotions po natin. Ngayong umagang-umaga, no? Hello po sa inyo at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, tuloy po natin yung ating series about hope in God's promises. Mga kapatid, kung ano po man ang kalagayan natin sa buhay, ano po man ang pinagdadaanan natin, sitwasyon, estado sa ating buhay, pakatandaan po natin na yung ating Diyos ay pwede nating pagtiwalaan, pwede tayong umasa sa Kanya, sapagkat ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang mga pangako. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga, matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments. Dahil dito kilalanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Now, ito pong Deuteronomy chapter 7, ito po ay warning. Kumbaga si Moses po, kinakausap niya yung bayan ng Israel at sinasabi niya na kapag kayo nakapasok na sa lupang pangako, sa land flowing with milk and honey, yung ipinangako sa inyo ng Diyos na lupain, kapag nakapasok na kayo doon, huwag niyong kalimutan yung tunay na Diyos. Huwag niyong ipagpalit yung tunay na Diyos para sa mga Diyos-Diyosa ng mga nakatira doon na papalayasin ng Diyos, no? Kasi yung lupang pangako po, may mga nakatira na doon, 7 nations. Kung naririnig niyo yung mga shites, no? Puro shites yung huli. Mga Girgashites, Hivites, Jebusites, Perizzites, Canaanites, yung mga yun, marami yun. Ammonites or Amorites. So, 7 nations po yun. Umabot na sa sakdulan ng kanilang kasamaan, kumbaga sa tubig, sa lalagyanan ng tubig, apaw na yung kanilang kasalanan. At sabi ng Diyos, kailangan ko na silang palayasin, ipapalit ko yung bayan ng Israel. Now, pag nakapasok kayo dun sa Promised Land, sabi dito sa Deuteronomy chapter 7, no? Sabi rito, kung umpisa natin sa pinakauna, when the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, ayan na, the Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, 7 nations larger and stronger than you, and when the Lord your God has delivered them over to you and you have defeated them, that you must destroy them totally. Talagang i-eradicate nyo yung mga bansa na yun, no? Huwag kayong maipag-ugnayan sa kanila. Verse 6, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people and His treasured possession. Now, bakit ito gagawin ng Diyos para sa bayan ng Israel? Bakit nga ba gagawin ito? Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. God's greatest promise is His character. God's greatest promise is His character. Susundan natin yung point natin kahapon, no, na gusto kong bigyan ng emphasis ngayong umaga. Na yung pangako ng Diyos, pinaka magandang pangako ng Diyos, yung sarili niya mismo, yung character niya. Para po yung sa pagpapakasal eh. Pag nagpakasal po tayo, yung totoong nagmamahalan, no? Ang mga pangako, hindi naman patungkol sa bibigyan kita ng bahay, bigyan kita ng magandang buhay, bigyan kita ng pang-grocery mo, want-to-sawa shopping mo, etc., etc. Hindi ganun eh. Ang promise ng isang lalaki sa babae, yung totoong nagmamahalan, yung character. Ako yung magiging, yung isang tao na magiging mapagmahal sa'yo, mapag-alaga sa'yo. Diba yun ang gusto nating marinig? More than material things. Ganun din sa babae. And in fact, marami nagpapakasal just because of character. Kaya mo nga pinakasalan yung isang tao dahil sa taglay niyang katangian. Hindi naman sa dahil anong meron siya. Dahil mayaman siya, dahil maganda siya, may kakayanan siyang, you know, bigyan ka ng magandang buhay. Minsan nagiging consideration 'yon. Pero yung main consideration ay yung character. Ngayon, pagdating po sa ating relasyon sa Diyos, ang maipapangako talaga sa atin ng Diyos na talagang pwede nating panghawakan ay yung character ng Diyos.
more than material things. Minsan kasi kapag lalo na pag immature ka pa lang sa pananampalataya, no? Gusto mong makilala si Lord, gusto mong mapalapit sa Lord kasi may blessings, no? Kasi yung mentality madalas eh, pagpapalain ng Lord yung trabaho ko, yung negosyo ko, pagpapalain ng Lord yung buhay ko, bibigyan niya ako ng mga material blessings. Now, totoo naman na mapagpala ang Diyos, generous ang Diyos. Pero more than that, yung character ng Diyos. Yung Diyos natin ay tapat. Diyos natin ay mabuti. Kaya nga sabi dito sa verse 7, no? Sabi dito, "The Lord did not set His affection on you and chose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples." Hindi ka pinili ng Diyos dahil marami kayo, magandang lahi ninyo. Hindi ka pinili ng Diyos dahil kaakit-akit kayong bansa, parang, you know, mababait kayo. Hindi ganun eh. Sabi dito, "But it was because the Lord loved you." Yun yung character ng Diyos. Minahal niya tayo. Kaya nga po, kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit nandami nating problema, alam lang natin yung character ng Diyos. Lord, you are love. God is love. And you love me. That should be enough. Dapat yun sapat na sa atin. So, pangalawa po nating katuruan, God is faithful. Ang Diyos natin ay tapat. Sabi po rito, "But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors." Kaya yung Diyos, yung pagpapalain niya yung bayan ng Israel, dadalhin niya dun sa lupang pangako, kaya niya pinalaya yung bayan ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto because of an oath. Merong pangako ang Diyos sa mga ninuno nila, Abraham, Isaac, at Jacob, na yung lahi ni Abraham, Isaac, and Jacob, ipagpapalain ng Panginoon. Sabi po rito, verse 9, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God." Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. "Keeping His covenant of love." Siya yung ano eh, sabi po rin sa Tagalog, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan. Ibig sabihin, iniingatan niyo yung mga pangako niya. Sisiguraduhin niyang tutuparin niya yung mga pangako niya. Na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa kanya. So, God is faithful. Pangatlo nating katuruan, God keeps His covenant of love. No? Yung Diyos natin, iniingatan niya yung covenant of love niya. Mahal niya si Abraham, mahal niya si Isaac, mahal niya si Jacob. Pinangakuan niya si Abraham, Isaac, and Jacob na yung salinlahi nila, pagpapalain ng Diyos. Iniingatan niya yung covenant na yun. At dahil po doon, ang nakikinabang yung mga sumusunod na henerasyon. Pero may condition po yon. Sabi po rito, kailangan yung mga susunod na henerasyon umiibig at sumusunod sa ating Diyos. So, tatlong katuruan po ngayong umaga, no? God's greatest promise is His character. So, nawain po nating mabuti. Kung sa relasyon ng mag-asawa, character is very important. Pag ikaw, you know, anniversary mo ngayon, o nanliligaw ka pa lang, o meron kang karelasyon, pangakuan mo yun ng character na ako yung magiging mapagmahal sa iyo for the rest of your life, no? Napakagandang pangako. Of course, promises are meant to be broken pagdating sa tao, pero pagdating sa Diyos, talagang yung God perfect siya eh. Yung pag-ibig niya sa atin perfect din. So, yun yung greatest promise niya sa atin is character. And yung pwede nating i-claim, "Lord, you are faithful. Lord, you are powerful. Lord, you are kind, gracious, merciful. Lord, alam ko yun ang ma-experience ko sa inyo as I continue to obey you. As I continue in the faith. Habang lumalakad ako kasama kayo, alam ko na mararanasan ko kung sino ka." No? God's greatest promise is character. Now, base sa talatang ito, ni-reveal ng Diyos na God is faithful. Ang Diyos natin ay tapat. Tapat siya sa mga pangako niya sa atin. And number 3, God keeps His covenant of love. He is the keeper of His promises. Now, bilang application po mula sa mga talatang ito. Number 1, know who God is in the Bible. Napakalaga po mga kapatid na nagbabasa tayo ng Biblia. At pag nagbabasa po tayo ng Biblia, tinatanong natin yung ating sarili. Sa binabasa natin, sino ang Diyos dito? Paano inihahayag ng mga talatang ito kung sino yung Diyos?
So, every time na nagbabasa po tayo ng Bible, ang intention natin, mas makilala natin ang Diyos. Know who God is in the Bible. Kaya ang ganda ng unang umpisa ng talatang ito, know therefore that the Lord your God is God. Siya yung tunay na Diyos, hindi yung mga Diyos-Diyosa ng mga seven nations. He is the faithful God. So, kapag nakikita mo sa Bible kung sino yung Diyos, mas nakikilala mo siya, mas matututunan mo siyang mahalin. No? Mas matututunan mo paano makipag-relationship sa ating Diyos. So, that's number one. Know who God is in the Bible. Kasi kung sino yung Diyos sa Biblia, yun yung ipaparanas niya sa'yo. Sabi nga po sa isang talata, no? About the Lord Jesus Christ. Sabi dito, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung sino si Jesus sa Bible, kung sino yung Diyos sa Bible, sa Old Testament, kung paano ni-reveal ng Biblia kung sino yung Diyos, siya pa rin yung Diyos natin ngayon at siya pa rin yung Diyos in the future, hindi nagbabago. Yung character ng Diyos hindi magbabago. Kaya po kapag nagbabasa tayo ng Bible, kung sino yung nakikilala natin sa Biblia na yon, siya pa rin yung Diyos ngayon, hindi nagbago yon. At yung character ng Diyos, same pa rin. Maibigin pa rin. Diyos na mapagmahal. Diyos na nag-aarog at nagmamalasakit sa atin. So, know who God is in the Bible. And number two, love God by keeping His commandments. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? If you love me, you obey me. Sa Old Testament po, ang pinakamahalagang utos is love the Lord your God. No? Mahalin natin ang ating Diyos. So, paano natin mamahalin ang Diyos? By obeying Him, keeping His commandments. Now, pag ginawa po natin itong dalawang ito, sabi po rito sa Deuteronomy, no? Ang Diyos natin ang tagapag-ingat ng tipan, nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 lahi. Ibig sabihin, we can influence the next generations by being faithful to God right now. Ako po, na-influensyan ako ng lolo ko na faithful sa Panginoon. Naging salt and light yung lolo at lola ko, no? And kayo po, kapag naging tapat kayo sa Panginoon, nakikita kayo ng mga anak ninyo, nakikita kayo ng asawa ninyo, nakikita kayo ng mga apo ninyo, matatandaan nila yun, may i-impluensyahan nyo sila. Sila rin magkakaroon ng takot sa Diyos. Sila rin matututong umibig at magiging masunurin sa ating Diyos. So we can influence the next generations by being a model to them. Kaya po kung umiibig tayo sa Diyos, tumutupad sa Kanyang mga utos, etong mga pangako ng Diyos na ito, applicable na applicable sa atin, no? He is the faithful God keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Kaya nawa, tayo pong lahat ay maging model, no? Sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak, apo. So, let's influence 1,000 generations. Let's influence the future by being faithful to God right now. So, para po sa ating discussion, are you becoming an inspiring Christian to the next generation? Ikaw ba ay, tinutupad mo ba yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na become salt and light of the world? Are you influencing the world, influencing the people around you positively? Are you becoming an inspiring Christian to the next generation? So, pag-usapan po natin yan sa ating mga discussions. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, You are my faithful God. Your faithfulness is enough for me to trust You completely. Salamat, Panginoon, kasi hindi ka nagbabago. Yun yung character mo, Lord God, na pinanghahawakan ko. I can hope in Your promises because You don't change. You keep Your promises and covenant of love to those who love and obey You. Lord, please allow me to be a model to my children and those around me. You have called me to be salt and light, to positively influence people for Your glory. So Lord, please use my life so that those around me may see Jesus in me. Alam niyo po, napakagandang panalangin po nito, no? Na pinapanalangin natin na, Lord, makita nawa ng mga anak ko, ng mga kaibigan ko, si Kristo na nabubuhay sa akin. At nawa makita nila na yung Russel
at yung dati nating pagkatao ay namamatay na. Napapalitan na ng Kristo, no? Pag-pray talaga natin 'to, mga kapatid, no? Please use my life so that those around me may see Jesus in me. I pray this in the most precious name of Jesus Christ. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayong bukas muli, alas 5 ng umaga, dito sa ating daily devotion.